Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. At sa video na ito ay subukan natin ayusin itong isang wash motor ng isang washing machine. Yan, so okay naman yung ikot niya guys. Yan, so hindi naman nag-stack up. Pero ang problema niya is walang continuity yung kanyang winding. So hopefully hindi pa sunog yung winding niya. So yan ang aalamin natin. So baka okay pa itong ano winding niya. So baka may naputo lang o di kaya mayroong busted yung kanyang thermal fuse. Okay, so papakita ko lang sa inyo na wala talaga siyang continuity. Yan. So titistira natin. Okay, so kung pansinin natin itong kanyang wiring diagram, so meron naman siyang ano dito. Yan. So meron siyang spec. Okay, so ayan, XT100D wash motor, 230V 60Hz, 130W, and then 1.24A. So yan yung ano, ito yung kanyang diagram. Okay, so try natin i-focus. Ayan. So kung mapapansin natin, yung red at saka blue, yun ang nakakunik sa capacitor, and then yung yellow, dumaan ng thermal fuse bago siya pumunta dun sa winding. So ito, papakita ko sa inyo guys na walang continuity itong wash motor na pinapakita ko sa inyo. Okay, so dito tayo magtester base dun sa kanyang diagram. Itong yellow ang kanyang common. Yan, so set natin siya sa X10. Then testing natin yung tester natin. Okay, and then try natin siyang i-test dito sa red na wire. So kung mapapansin nyo, wala talagang continuity siya. Then itong blue, ayan, so wala talaga. So ito yung problema niya, open yung winding niya. Ito yung try natin gawin. Kung di pa ba sunog yung motor, so try natin itong buksan. Okay, so panoorin niyo itong video na ito guys, kung paano natin siya i-repair kung sakaling ma-repair pa, kung hindi pa sunog yung winding. So gagawin natin dito is bubuksan natin siya. So ito lang yung disadvantage kapag ka sa mga wash motor na ano motor. So hindi bolt yung nakalagay. Ayan, pansinin niyo, parang nakapanser yung ano, yung lock ng motor. Ayan. So kailangan nating tanggalin ito. Okay guys, so ito na, natanggal ko na yung winding niya. So sa tingin ko okay pa naman. Hindi pa, wala pang sunog. So kung pansinin natin dito sa kabila, ayan, nakita kagad natin itong kanyang ano, thermal. Actually parang hindi ito thermal fuse. Para siyang thermal switch. Ayan. So makita ba? Ayan. So para siyang thermal switch, which is resettable siya, pero kapag sa katagalan na pag trip off niya ay posibleng masisira na talaga siya. So ito yung
titignan natin, bubuksan natin para matester din natin itong kanyang ano, thermal switch. Okay, so kakalasin ko muna itong mga tali niya. Okay, so ito na siya guys, nabuksan ko na. So ito yung kanyang thermal protector or thermal protection niya. So kung mapapansin nyo, ayan, meron siyang value na 140 degrees 6 amperes. So yun ang value ng kanyang thermal protection. Okay, so kanina hindi ko masyado na ipakita yung pagkuha natin ng resistance. Okay, so ulitin natin guys para makita nyo. Okay. So kung mapapansin natin itong connection na ito, so itong wire na ito, kung trace up natin to, so ito yung galing dito sa yellow na wire. Okay, so kaya wala siyang continuity kasi open na ito. Okay, so papakita ko sa inyo, ito yung sa kanyang ano, connection ng red na wire at saka yung blue na wire. So try natin siyang i-testing. Testeran natin siya kung okay pa ba, walang putol yung ano, yung ating winding. Yan. So mag-tester ako guys mula dito. Yan, kasi open ito eh. Open itong kanyang thermal protector. So dito ako mag-test patungo dito sa mga wire niya. Okay, so kapag tinister natin itong yellow, so wala talaga ito kasi open yung thermal protector niya. And then, pero itong ano, dapat meron na ito kasi nakadirect na tayo dito sa tapping niya. So kung isa dito wala, so posibleng may putol yung ano, yung kanyang winding. Okay, so try natin i-tester itong ano, kulay blue. Yan, so paano ba ito? Okay, so dito unahin natin yung kulay red na lang. Yan. So itong kulay red, yan, tester natin, and then tester natin dito. Okay? So kung mapapansin nyo, meron tayong nakuhang reading na 3 ohms. So naka-extend po yung tester natin. So lipat natin dito sa blue. Okay, so dapat magkapareho yung ano niya. Okay. So 3 ohms din yung ano, 3 ohms or 30 ohms kung i-multiply natin siya by 10. So okay yung ano, winding niya. Ayan. So ito lang yung nagiging problema niya. So ito lang yung papalitan natin. So para mabilis tayo at maipakita natin na okay yung motor natin, so bypass ko muna itong ano, thermal protection niya, para mapaandar natin agad yung ano, yung motor. Okay? Okay, so bypass lang muna natin to guys para may pakita ko kagad sa inyo kung paano natin ginawa yung pag-repair ng ano. But supposed to be papalitan talaga ito. Kaso lang maghahanap pa tayo ng ganito. So para lang may pakita natin yung na-repair natin. So puputulin ko na lang muna to and then bypass natin. Ayan, so ito yung kanyang thermal protector. So 140 degrees
Celsius 6 ampere. Now, papakita muna natin na ito talaga yung sira. Okay? So, pinalatan ko siya and then kukunan natin siya ng resistance continuity para makita nyo talaga na ito ang sira. Ayan. So, papakita natin na open talaga ito. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, open yung thermal protector nya. Ayan. Okay, so, ito yung sira nya guys. Open siya. Okay, so para mabilis tayo, bypass ko muna itong connection nya. Para mapandar natin kaagad. But kung sa inyong paggawa, bawal talaga na mag-bypass tayo nito. Kasi napakahalaga ng thermal protector para sa mga motor. Okay. So, di ko muna ito inangin para paglalagyan ko na siya ng thermal protector. So, mabilis lang. So, splice ko muna siya. Yan, and then, lagyan natin siya ng insulator. Okay. Yan. And then, tatali natin ito ulit. Tapos, paandarin natin. Okay guys, so naibalik na natin siya sa pagkatali at pansamantala binaypas muna natin yung kanyang thermal protection. So wala na siyang thermal fuse or thermal protector. So double check na lang natin yung continuity. Okay, so kanina mula dito sa yellow ay wala siyang continuity. Okay, double check lang natin and then assemble na natin to. Okay, so testira natin yung blue. Yan, so meron na. And then itong pula. Okay, so pumalo na siya guys. So kung pansinin natin yung kanyang resistance, ayan. So nasa 3.5 yung kabila. Okay, nasa 3.5 din. So dapat pag tinistira natin itong blue at saka yung pula, ay makakuha tayo ng 7 ohms. Okay, so kung pansinin natin yung tester, ayan. So makita ba? So okay yung winding guys. So kapag dito tayo sa common na tester, mayroon siyang 3.5 dito sa blue and then dito sa red naman 3.5. so kung i-add natin, so may kabuuan siya na resistance na 7 ohms itong red at saka itong blue. Okay, so babalik na lang natin siya sa pagka simple niya, then try natin siyang pandarin. Okay guys, so ito na siya. Na-symbol na natin siya balik. Ayan, so subukan natin siyang pandarin. So ito naman yung kanyang itong kanyang kapasitor.
yung value niya ay 7.4. Ayan, ito siya. So yung value niya ay 7.4 microfarad, 420 buck. Okay, so yung wiring niya, guys, ayan. So parang magkakulay lang naman to siya. Ayan, itong pula ng kapasitor, kakapit din natin sa pula dito sa ano, motor. And then itong blue dito sa blue din natin ikabit. Okay, so kung mapapansin nyo kanina yung diagram niya o yung connection niya, ito yung ating ano, itong kulay yellow, ito ang kanyang common. Dito nakakabit yung thermal protection niya. So pansamantala, binaypas ko muna para maipikita ko lang na kumana yung ano, yung motor. But kung kayo, pag gumagawa kayo, nagre-repair kayo, so dapat po huwag nyong i-bypass, dahil ano, napaka-importante po ng thermal protection para sa motor, para hindi tuluyang masunog, halimbawa kung nag-stack up yun. Okay, so try na lang natin siyang pandarin. So kinabit ko dito yung isang ano, linya. Ayan, and then itong isang linya natin, so try natin dito siya ikabit sa red. Okay, ayan, and then lagyan lang natin ng ano, para hindi delikado. Okay, so check natin. Ayan, so yung red sa kapasitor, yung blue sa kapasitor, yung yellow ay linya. Ayan, so susubukan natin siyang pandarin, guys. So naka-direct lang itong ano, connection natin. Ayan, yung sa susunod na video, so gagawa ko ng ano, pag-wiring ng isang basic lang na ano, washing machine. So sa ngayon, tinesting lang natin itong motor. Okay, so try natin siyang i-plug. So kumandar na siya, guys. So yung ikot niya is clockwise. Okay, off muna natin. Okay, so yung ikot niya clockwise. So try natin pagpalitin itong ano, itong kanyang supply. So itong supply ng red, ililipat ko siya dito sa blue. So ganito lang naman yung wiring ng ano, basic na wiring ng isang washing machine. Okay, so lipat ko siya dito sa blue. And then dapat reverse na yung ikot niya. Okay, so nilipat ko na sa blue yung supply natin, guys. So supposedly dito yung ikot niya, pa counterclockwise. Okay, so try natin siyang i-plug ulit. Okay, so kung mapapansin nyo, counter na naman yung ikot niya. Okay, ayan, so counter yung ikot ng motor natin, dahil nilipat natin dito sa kabilang connection ng winding niya yung supply. Ayan, so try natin pandarin. Okay, so okay na siya, guys. Gumana yung motor natin. So yun lang pala ang problema. Ang problema ito lang. So kung sakaling maka-encounter kayo nang walang ano, walang continuity yung common o itong yellow na wire, so buksan nyo yung winding, tsaka i-check nyo ito. And then kung open siya, papalitan nyo, then maging okay na yung motor ng washing machine. Okay? So sana po ay may natutunan kayo dito. So paki-subscribe na lang at i-click yung notification bell kung bago pa kayo sa akin channel. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood.